Let's go to tips, riding tips. Ito naman, okay, ang riding tip na ibibigay ko sa inyo, in-improvise ko na lang to. Pero hindi ko lang man to inimbento ng mula lang sa kawalan. Hindi naman. Yung mga na-research ko at mga napanood ko mula sa mga motorcycle instructors online, sinubukan ko ng sinubukan. Diba? Pag meron akong napapanood, sinusubukan ko. Natutunan ko to sa kanila, tapos tinesting ko sa sarili ko, napatunayan ko na tama yung sinasabi nila. So ngayon, nung napatunayan ko na tama yung sinasabi nila, then saka ko ngayon sineshare online na ginagawan ko ng sarili kong version para naman, kumbaga sabi nga sa akin ni Dave Moss is paying it forward, pay it forward. Yung natututunan ko, binabahagi ko din. So itong tip na to ay para sa mga big bike riders na merong mabibigat na motor. Tapos, ang challenge nyo is, nat-challenge kayo sa balancing. Ang motor kasi, the slower it gets, okay? Kapag masyad, kapag bumabagal na siya, dun yung mararamdaman ngayon yung epekto ng weight. So, ang ituturo kong tip sa inyo ay para sa slow speed maneuvers. Okay, slow speed. Dun natin mabibuild yung confidence natin sa motor natin during slow speed. Gawin natin is, lagay nyo sa first gear ang mga motor nyo. Alright. Tapos, hindi nyo gagalawin yung gas. Sanayin nyo lang yung sarili nyo na umaandar yung motor ng naka-idle speed lang, naka-idle RPM lang. Tingnan nyo yung camera angle ko. Nakatungo, diba? Kasi nakatungo ako. Yun ang kadalasang ginagawa ng mga riders na kapag yung slow speed na, ang tendency nila is gusto nilang balansehin yung sarili nila. Napapansin yung sarili nyo ng mga bata kayo, di ba? Pag nagbabalanse kayo doon sa mga beam o yun sa mga bakod, yan. Pag ng mga nagka-cutting classes kayo, tumatawid kayo sa... Di ba pag nanunulay tayo sa bakod o yun sa bukid, yan. Pag nanunulay sa kawayan, sa puno, di ba ang tendency lagi is nakatungo. Kasi nakatingin sa lupa. Kasi binabalanse natin ang sarili natin in reference to the ground. Katulad ng ginagawa ng mga anak mo na nakatungo ganyan. Which is, na yung natutunan ko doon is mali pala yun. Okay, mali pala yun. So sa una, kailangan mong sanayin yung sarili mo na nakatingin sa unahan. Yan. Wag naman yung tingalan-tingala at nakatingin na sa langit. At mukha ka namang timang no. Pero yan, oh, nakatingin lang ako doon. Oh. Kita ko yung daan. Ngayon ang sasabihin ng iba, kailangan tingnan ko yung daan kasi baka may masagasaan ako. No, hindi. Ito ha, pag nakatingin ako doon sa kanto na yon, itong dito, hanggang doon, kitang-kita ko na lahat yan. Pero pag nakatungo ako, ito lang ang kita ko. Hindi ko kita yun. Ayan, basic riding skill ng vision. Ayan, meron din akong video na ginawa doon. So again, nakatingin lang kayo sa... Ito lang yung sasanayin nyo, gumagapang yung motor nyo na nakatingin kayo sa unahan. Ayan, ini-scan nyo yung paligid nyo. So this one is actually a practice of two skills. Yung vision at saka yung... kitang-kita ko yung ulap na nangingitim. Okay, yung vision at saka yung balancing the bike. Sa una talaga maninibago ka kasi ang tendency mo laging tumungo. Siguro may magsasabi sa inyo, napakasimple naman yan. Kahit yung batang, kahit yung sanggol nakakapanganak, magagawa yan. Pero hindi eh. Napansin ko kasi minsan yung mga simpleng bagay, yun yung nakakalimutan natin. At nakakalimutan natin na yung mga simpleng bagay na yun, actually sila yung mga effective na paraan ng pagpapractice ng isang skill. Pag ang motor ay tumatakbo ng mas mababa sa 9 kilometers per hour, tapos kinat mo yung power to the wheel dahil sinila mo yung clutch, dahil sa tingin mo mamamatayan ka ng makina dahil nagmamaneobra ka, lumiligo ka, diba? Mas lalo ka daw tutumba. So, yun yung mga napansin ko na hindi magandang habit ng ibang mga rider na pag nagmamaneobra, kapag lumiliko-liko, okay, pag alam nilang matutumba sila, ang una nilang, ang tendency nila is ilahin yung clutch kasi ayaw nilang mamatay yung makina. Ang lagi daw tendency o ang instinct ng mga rider kapag akala nilang matutumba sila ay ang promeno, at ang kadalasan pa nilang ipinepreno ay unahan. Ngayon, sana naipaliwanag ko ng
ng kahit papaano is ng maayos at kapakipakinabang. And kahit papaano, I'm paying it forward. Yung mga natututunan ko from motorcycle instructors online, i-share ko sa inyo. Sana kahit papaano, kahit konti lang, meron akong naitulong sa pagra-ride ninyo, lalo na sa mga kapwa ko, big bike riders na mabibigat at malalaki yung mga motor. I am Sky Repa, this is Man Cannot Ride MCR. Ride safely, ride strong, and ride with respect.